It's Halloween night, not a soul in sight. I hear footsteps. Leia Salomon. I see a ghost. Oh no. Hello. 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 Bayad na ba yan? Ah, iwanan mo na lang sa guard. Oh, kung bayad na siya, iwanan mo na lang sa guard. Kasi hindi ako makababa eh. Okay, salamat. Bye-bye. Sigat lang lang, nawala. Mamatay siya na, ma'am. Saglitan lang siya na mamatay siya, may error siya eh. Ano niya? Ano man niya ko yun? Bali sa pan, nagpamalfunction yung pan, nakalagay ay. Tapos yung hard disk pa, nagpipilure yung hard disk. Tapos pati pan, so marami siyang error. Ayun, may pan pa siya. System cooling pan is not detected. So, maraming sira ito, ma'am. Medyo maraming sira. Hindi siya namamatay. Try ko, ma'am, sa pan. Kasi nagpipilure yung hard disk. Siguro kagawa nang namamatay. Ah, doon sa may pan ko yan. O, may problema yung pan tapos sa hard disk. Tapos ang hinge pan ito, sira. Nakaangat yung hinge, o. Nakasira po? Oo, nakaangat po. O, mukhang marami ng sira, ah. Kabila, o. Nakaangat din yung kabila. Ay, basag yung kuya. Ha? Basta? Hindi naman siya, no? Pero nabumubuka po siya eh. Baka masira na yung ano niya. Wala nang pag-asa yung kuya. Meron pa naman, ma'am. Apo. Kaya lang medyo ano siya, alanganin yung sa hinge. Hindi siya tumitiklop nung maayos. Naluluwagan ko pa siya. Kaya lang medyo delikado siya. Bubuksan ko siya na nakaganito. Iwanan nyo na lang to, ma'am. Iwanan nyo na lang. Sige. Chichik ko lahat, pati hard disk. Bali, ang may ano siya, may problem, ma'am. Nakita kong issue. Sa cooling pan, hindi umiikot ng maayos. Tapos yung hard disk, may failure. Tapos, yung hinge. Sira yung hinge. Ngayon, i-check ko muna, ma'am, yung sa cooling pan. Pag naayos ko yung sa cooling pan, para makita ko mag-boot yung hard disk. Ayun, ma'am. Resibo. Magkano kayo magagastos sa ako yan? Check ko muna. Then, sabihin ko sa inyo kung magkano. Ayun po. Hindi ako lang i-resibo. So, ayan. So, well. So, ang gagawin natin dito ay, umalis na natin customer. So, gawin natin dito ay, bubuksan muna natin. Ang problema nito, may problema mga hinge. Ayan. May problema yung hinge niya. So, buksan ko muna siya. Kasi kailangan kong solve ang issue ng kanyang pan. Okay, medyo maraming problema yata ito. So, yung pan muna. Pagawin natin ang baterya. Tanggalan natin yung battery. Ito yata, ilipod nito ay binabatak lang. Oops. Binabatak lang ito. Okay. Pansin nyo guys, yun yung pan. Yan. So nagpipilyero siya. So, check natin kung umiikot. Pag umiikot yan, so, magagawa natin siya ng paraan. Yeah, so, tingnan natin. I-power on ko siya. Saksak natin yung kanyang power. Okay. Okay, saksak natin to. Okay.
Okay, na-plug ko na. Okay. I-power on natin. Ayan, naka-power on na siya. So, hindi umiikot. Maganit na siya, guys. Maganit na. Ayan, namatay. So, sira na yung kay... Ay, nakpo. So, likado na pala to. Tingnan natin. Sira na, guys, ang battery. Ay, yung battery. Nabasa pala siya, nabasa. Battery ba? Hindi siya battery. Nabasa po siya, guys. Ayan, no? So, medyo delikado pala to. So, basa siya. Kailangan natin siyang ipakita sa ating customer na nabasa. Yan, kita nyo yan. Oh, delikadong lumapat sa kanyang ano, kape. Parang kape yung patapon dito. Tapos yung kanyang pan, masikip. Ito. Tika siya, oh. Hindi na gumagana. Yan, dahil may basa siya. Sana hindi naman nabasa yung board. So, yung pan lang yung aking dapat ayusin. So, yung pan lang. Tatanggal naman ito. Tanggalin nga ito. Ayan, napansin nyo guys. So, sobrang ang dumi nya. Ayan o. Ayan o. So, sobrang dumi. Ayan siya, nagpipil na siya. Tapos ito, hindi na siya maganit na siya. Hindi na siya masyado na iikot maayos. So, i-clean ko lang siya. Sira din ang hinge nito eh. Kaya medyo mahirap siyang, marami siyang problema. Ito. Mga dumi. Kaya siya nagpipil, mamatay. Tapos yung hard disk, problema pa. Bili natin to. Problema hard disk niya. Balikan na natin yan. Tapos ito ay ating i-repair. So, matigas siya. Ginagawa ko dito, nilagyan ko ng langis. So, maganit kasi siya, hindi siya umiikot. Ang ginagawa dito guys, binubutas dito. Kapag butas dito, nalagyan ko siya ng langis eh. Buka natin balatan. Tingnan natin kung nababalatan siya dito. Pibles lang naman ito eh. So, hindi siya butas. Dahil hindi butas, lagyan natin ng langis dito sa tagitira. Okay. So, kailangan muna siyang paluwagin. So, nakacharge yung ating pang video, kaya ano, malulubat na naman. Yan. Login natin.
Yan, medyo maluwag na siya. Sana pag-ana pa natin. So, plug natin. Sana may ikot. Sira na. Ayan, may ikot na guys. Ikot na natin yung pan. Ayan. So, okay na. Ikot natin. So, sa dyan tumitigil yan guys pag lumamig. Pero ikot ulit yan. Ayan. Basta uminit. Yan. Ikot ulit pag uminit. So, yan lang. So, okay na yun sa ating pan. Hard disk naman. So, next step natin. So, may display ito. Mayroon na siya ng display, guys. So, resolve na natin yung issue sa pan. Ikot na. Yan, so okay na. Ikot na ang ating pan. Pinamatay na siguro siya. So, palagay natin ulit ang tornilyo. Nabasa siya. Check natin anong sunod na error. Waro natin. Hindi po. Ito na. So, may ilaw siya. Yeah. So, hard disk naman. Hard disk naman yung ating sasalpak. Enter natin. Okay na. Solve na natin ang issue ng hardy, ng kanyang ano. Banutin ko na muna siya guys para salpak na natin yung hard disk. Okay. So, nasolve na natin yung issue ng sa kanyang cooling pan error. Hard disk naman. Salpa ko na guys yung hard disk. So, plug na natin yung power. Yan. Sana mag-boot. Yan guys. Kumabas yung HP. CMOS error. So, may problema lang siguro sa time natin. Pero okay lang yan. Enter natin to reboot. Okay, enter.
Yung ginamit pala natin guys ay ito. Yung aking pang ano ng mga kalawang. So ayan, may problema tayo sa hard disk, may error siya, bad sector. Buka natin kung kaya pang i-boot. Sana mag-boot pa. So natural magkakaroon tayo ng error sa hard disk dahil patay buhay kasi yun ang nangyari sa mga nakaraan. So yun yung naging error natin. So may next repair pa tayo, yung hinge naman nito. So matigas na kasi siya. Kailangan natin buksan at i-repair yung hinge. So isasama na lang natin yung sa service charge. Sana bukas yung OS niya para okay, kasi masyado siya magagastusan kapag sira ang kanyang hard disk. So sabi naman ng ating customer, gumagana naman daw ito. Pwede pagganahin natin. Hindi lumang modelo na siya eh. Tayo lang natin guys kasi matagal to. Mga ganito may, pag may problema sa hard disk. Okay, just wait for a while. So may nilubas siya guys. Ayan. Bootable, not found. So nagkaroon yata ng issue sa hard disk. Talagang sira. So try natin control alt delete. So pasok ako sa BIOS. F10. Pagkita tayo sa BIOS settings. F10. Pindutin natin sa keyboard. So subukan natin mag test. Mag test nga tayo. Hard disk test. So enter. Quick test. Okay. Starting. So, test ko lang yung hard disk guys kung magkakaig. Medyo matagal yan. Parang hindi natin nagkaig. So check natin yung test ulit. Memory test. Try natin. Antayin ko lang siya matapos guys. Medyo matagal. Ayan, bali may problema yung hard disk niya. Problema niyan, hindi naman ako makapasok sa BIOS, may password siya. So, enter. May password yung BIOS niya. So, kontakin ko pa yung may-ari para dito. Control at delete, ayaw talaga mag-boot. Delete, so, ayaw din. Escape. Ako. Ayun, nalalaglag na yung mga ano. Nalalaglag na. So, wala pang password. Ay. Ano ba to? Password. Takin pa natin sa customer. So, nagawa natin yung PAN. May password naman. Okay, skip. Ayaw din. F2. Okay. System lock. Press power. Okay. So, power on natin. Ayaw niya mag-boot. Sira yung hard disk. Tapos, sira pa yung hinge. So, hard disk talaga sira. Okay. So, try natin repair. So, issue na lang ko dito. 1,000 lang ko sa mga 1,000. Okay. So, may password. Ah, wala.
.0 yung hard disk. So, ayan. No choice. Palit ng hard disk customer. So, repair ko na lang yung hinge. So, may block siya dito eh. Pero parang ano lang siya. Dumi lang. Tatanggal siya eh. Ayan. So, call ko na lang si customer to replace hard disk. Reformat ito. At least, solve na yung issue sa pan niya. Tapos, yung hinge na lang pala. Babaklasin ko siya. Buksan ko lang siya. Ayan, guys. Natanggal ko na yung ano niya. Tinanggal ko na dun sa casing niya. Lagay ko dun. So, re-repair na sana natin yung hinge. Kagaya niya guys, natanggal na natin. So, yung pinakakabila natin is putol na pala yung kanyang hinge. Kaya pala natatanggal na. Tapos, tipak na yung kanyang dikit sa kanyang back case cover. You see the back cover. Tikal na. So, itong isa, ganun din. Tikal na din yung kakadikit niya sa LCD back cover. So, hindi pa naman siya putol. Pwede natin itong i-dikit. Then, itong dito sa side, sa kabila. So, baka gawan ko, i-dikit ko lang din siya. Palalambutin ko lang siya ngayon. So, makita lang natin ulit ng ating Magic RC. Kasi wala naman siyang tornilyuhan dito. Yung choice lang niya is, lagyan lang natin ito para yung kalawang. Choice nito. Kasi matigas na siya eh. At itong isa. Yan na lang din natin to. Lulugin na lang natin. Kasi wala na rin siyang choice. Hindi ko alam kung ito ay papagawa pa ng may-ari eh. Pero na as in gagastusan pa sa hard disk, sisira yung hard disk. Pero tingnan natin, pero at least tapusin natin yung ating trabaho na repair hinge at saka yung at least naalis natin yung error sa cooling pan. Yeah, naalis natin yung error sa cooling pan niya at saka itong sa hinge. Subukan natin na magawa ng paraan. So ang gagawin lang natin dyan, simple lang, palalambutin lang natin ito, tapos ito, mababad ko lang yung mga oras, tapos iiwanan ko, baka bukas ko na siya tapusin guys. Yan, ganun lang yung gagawin, di pakita, yung paglalagay ng pagdidikit dahil sira na nga siya, so ipakita ko sa inyo bukas kung paano. So ngayon ay 4 PM na kasi ng hapon, bali sa Samba pa ako. Kaya kailangan ko itong palambutin lang din, iwanan ko. Ano guys? So hanggang dito muna. Tuloy ko na lang bukas. So kunan na natin na video bukas. Then hanggang sa matapos. Okay? Bye-bye for a while. Bye-bye. Ayan, good morning. So welcome back. Nag-start na tayo. Gagawin ko lang dito. Ilalagyan ko siya ng glue. Kasi ito lang yung choice, or else pabalik tayo ng back cover, masisira na siya. Wala na tayong choice. Gagamit na tayo ng power glue. Ayan. Lagyan ko siya. Power glue na yung gagamitin natin. Ayan. Tapos, ididikit ko ito. Using our power glue. Ididikit natin siya. Hanggang sa tumigas. Ilang minutes lang. Tayo natin hanggang sa tumigas.
So ayan, medyo matigas na siya. Lumamig na, tapos nalagyan ko siya ng tornilyo. Pinainitan lang natin ang panghinang kasi wala na tayong didikitan. Ayan. Hindi naman siya ganun kalampas sa kabila. Gumamit lang tayo ng saktong tornilyo para dumikit sa kanyang casing. Kasi wala na tayong tornilyohan. So yun lang yung ating option. So sa kabila, ganun din yung gagawin ko. Nagamitan ko lang din ang tornilyo. Yung dito sa ating kabila. Na hinge. So antayin lang natin yan hanggang sa tumigas. Sa kabila naman, ganun din. So, ayan, balik, kinabit ko na siya. Yung kanina, tinarnilyo natin. Tapos, same lang din dito sa kabila, tinarnilyo natin. Nilagyan natin ng dikit na glue stick. So, ang problema na lang natin dito is hardies na lang. So, ikabit ko na lang siya dun sa kanyang casing. Okay? Let's wait for a while. So, yun, ibalik ko na yung casing. So, testing natin kung may display. Plug the charger. Hindi ko na nakasaksak. Power. Saksak natin yung power. Ayan. Ayan, may display. CMOS battery lang. Yung pan. Ayan, namikot na siya. Nangangin na siya. So, yung hinge sa ating repair, check natin kung okay na. Ayan guys, look the hinge. It's perfect. So, working na siya, maayos. Ayan. Working na siya guys. Sa kabilaan, yung ating hinge repair. Medyo nakaangat lang ito kasi yung nilagyan kasi natin ng glue. Pero okay lang at least, hindi na siya bumubuka. Kabila. Okay. So, nilagyan natin ito ng tornilyo eh. Yung tornilyo kasi yung medyo mataas ng kaunti kaya hindi siya may sagat. So, tapos inano natin dito, naka-tornilyo dito sa may pinakalikuran. Pero, hindi naman siya lampas. Ayan. Pwede naman siya magamit. So, okay na. Hardis na lang ang problema. So, yung repair natin dito is about ano lang muna sa ngayon. So, kontakin ko pa yung may-ari to continue for formatting. Okay? Hanggang dito muna yung ating repair. At least, cooling pan, hinge sa cooling pan, solved na yung issue. Okay na siya. Then, nakita natin si hard disk. Diagnose natin. Okay, wait na lang natin yung may-ari. Continue ko na lang ulit. Yeah. So, ganun talaga. Kailangan mag-inlay para sa next repair. Kailangan natin i-update yung may-ari. Okay? Hanggang dito muna ngayon sa ngayon. Okay? So, ayan. Aprobado na ng customer natin yung ating repair na laptop. Yung nire-repair natin yung laptop. So, ilalagay natin na 120 gig. King specs. King spec. Ayan. Ilalagay natin. Buksan ko lang. Buksan ko ang bukas. Buksan. Yan. Can't speak. Let natin dito.
Balik lang natin. Ayan, lagay na natin. Then, re-reformat ko na siya. Yan, so mali-format na lang siya. Okay. So ito guys, yung ating ginagawa na HP na laptop. So tapos na siya, na-reformat na natin. Ayan, nalagyan ko na siya ng ating 120 gig na SSD. So okay na siya guys, success na yung repair natin na ito. Mali, ulitin ko lang, naging problema nito ay cooling pan error, tapos nagsha-shutdown yung sabi ng customer. So na-resolve na natin yun, number one. Tapos hinge siya, kabilaan. So broken na lahat ng hinge niya, lahat ng kapitan ng hinge LCD. So broken na, na-resolve na natin, okay na siya guys. So maano na siyang pihitin, maayos na. Then yung pangatlo, hard disk error. So hindi na nag-detect yung hard disk. So solved na siya guys, ayan. Talagang confirm natin sira yung hard disk, so na-reformat na natin siya. Then may pang-apat pa guys. Bali ang pang-apat natin is keyboard. May problema din yung keyboard niya. Pero ngayon na natin ito mga i-explain sa customer kasi hindi naman natin matetest ang keyboard kung walang program. So ayan. Bali i5 ang specs guys nito, i5. Tapos 2 gig lang yung memory. Kaya Windows 7 lang yung ginamit natin. So, mababa lang yung memory. So, kung mayroong budget yung customer, di, anuhin natin na i-upgrade. Sasabihan ko siya na i-upgrade. So, mayroon naman akong memory para dito. So, ano lang to? Low profile lang itong laptop na ito. Mababa lang yung specs niya. Pero mataas yung processor. Bali, 3rd gen pa siya. i5 3rd gen. Tapos, 2 gig ang memory. Ayan. Tapos, yung SSD yung pinalagay niya, 120 gig para sa program. So ayan guys, okay na, na-install ko na pati driver. So ayan. So ang poproblemahin na lang ng ating customer ay ang keyboard sira. So explain ko na lang kasi hindi naman natin yung matetesting kung hindi natin lalagyan ng program. So far, wala akong nakikitang issue hanggang sa nireformat natin. Hindi siya nagsha-shutdown. Yung sa cooling pan error, hindi na siya. Yung sinasabi ng customer na namamatay. So okay na siya. Gumagana na siya. Ayan guys. So hanggang dito na ng ating repair. Salamat sa inyong panonood. I hope nakatulong sa inyo kung paano i-diagnose step by step yung problem niya. Halimbawa sa auto shutdown. Yun. So hanggang sa muli. Thank you for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye bye.